Okay guys, update tayo guys. So, natanggal ko na yung dalawang tornilyo. Hi guys, welcome back sa akin channel Vicente TV. Today, ang gagawin ko ay magpapalit ako ng power steering control module para sa Honda Fit, kasi nga tumitigas yung power steering nitong itong Honda Fit. Tumitigas siya. So, I suspect na nag-check na ako ng mga fuses. Kaso wala namang problema. So pumunta ako sa Pick and Pull. Kumuha ako ng ito. Ito yung pinaka-control module niya. So papalitan ko siya. Ngayon. Ang control module ng Honda Fit ay nandito sa ilalim. Sa likod nitong mga fuse na to. So ang ginagawa ko ngayon ay binabaklas ko yung itong fuse para magkaroon ako ng access doon sa tornilyo para matanggal ko yung module na naka-install. So yeah, medyo madugo guys. Ang ginagawa ko, tinatanggal ko to, nilalagyan ko ng label para hindi ako maligaw, hindi ako magkamali kapag binalik ko na siya. So gusto ko tong matanggal kasi nandito yung pinakamahirap na tornilyo. So, ang pinaka-module niya is nandun sa kung nakikita niyo guys, nandun sa pinakalikod malilim. Yeah, dito siya malilim guys. So, yeah, pakita ko sa inyo mamaya. So, itong ginagawa ko muna ngayon, tatanggalin ko itong pinaka-fuse board na to para madali yung access ko dyan. Okay? So, yeah. Tingnan natin kung magiging successful ba tong operasyon na to. DIY guys, DIY. It's gonna be your do it yourself or destroy yourself. Okay? So, samahan nyo ako guys. Isa na namang pahirap na DIY to. Okay guys, update tayo guys. So, natanggal ko na yung dalawang tornilyo. Yung dalawang tornilyo doon, yan, saka may isa pa dito sa bandang baba. Natanggal ko na yan. Medyo mahirap guys kasi nga masikip yung area na to. So ang kukunin ko ito, papalitan ko natin ng actually use lang. Yan, nakuha ko rin sa Pick and Pull. Kasi nga hindi ko alam kung ito may problema o yung mismong motor. So dito muna ako sa medyo madaling paraan. Ayan, replace muna natin tong control module. So meron pa siyang isang tornilyo doon sa bandang left side. This is medyo mahirap i-access. So okay. Update ko ulit kayo guys mamaya. Okay, bye. Ayan guys, update. Natanggal ko na yung pinaka module nya. So ito yung luma. Papalitan nito natin ito. Ito yung luma. Ito yung bago. So may wire lang na connect. Eh, hindi ko matanggal pa totally. So yeah, give you an update later. Okay guys,
So, ito na yung pinaka-module natin. Ito yung luma. Ito yung bago. Medyo may pagkaiba siya dito sa dulo. Pero halos parehas lang naman ang model number. So, sana hindi magka-problema. Yeah. Ikakabit natin to. Okay. Alright, guys. Okay, bye-bye muna. So, yun guys. Naikabit ko na yung module. So, ang gagawin ko na lang is ibabalik ko tong mga nakakabit dito sa fuse board. Kasi ang dami kong tinanggal dyan, guys. Medyo mahirap din. So, bago ko pala ito, guys, ginawa. Tinanggal ko muna yung negative ng battery para safe tayo. So, yan. Nakita nyo, ang dami kong tinanggal. So, pati ito. Okay. So, yeah. Balikan ko kayo mamaya. Once na tapos na, try natin. So, naikabit ko na lahat. Lahat ng mga connectors dyan. So, moment of truth, guys. So, kakabit ko doon yung battery. And then, try natin i-start. Try nothing start. Yun. Ayan guys. Yun, successful. Nag-start siya. Ayan, dyan pa rin yung warning light. Pero ang smooth ng ating manibela, guys. Wow, sana. So, obserbahan natin to, guys, kung successful yung operation natin in one day. Try natin kinabukasan. Kasi normally, itong manibela ko, tumitigas to sa umaga. Kaya, so kakabit ko lang nung ating module. Hopefully, okay siya. So, ayan guys, isa na namang DIY ang ating ginawa ngayon. Ito nga, medyo mahirap-hirap tong ating ginawa itong ating pag DIY kasi nga ang hirap magtanggal at magkabit ng module. Ito yung ang Honda Fit kasi ay electronic power steering siya. Wala siyang hydraulic, wala siyang pump. So pinapatakbo lang siya ng kuryente. So kaya ang pinaka-solution ko doon sa naging problema ko is maghanap ako ng pampalit na module. So ngayon guys, tingnan natin. Sana hindi na bumalik yung problema ng ating sasakyan. Okay? So mukhang successful naman. I-update ko kayo kung ano nangyari. Okay? Please subscribe to my channel so you can watch this kind of vlogs which is more on DIY sasakyan. Ito yung gusto ko. Ito yung gusto kong gawin. Ito yung gusto kong ipakita sa inyo, guys. Ito yung gusto kong i-share sa inyo. So, yeah. Again, this is Presen TV. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.